Magluluto tayo ng pinakbet. O, isa muna natin ang baboy para maluto. Para lumabas din ang kanyang mantika. Tapos gisa, lagay natin ang bawang. Gisayin natin ang bawang. Pag medyo brown ang bawang, ilagay na natin ang sibuyas. At saka ang kamatis, pagsabayin na natin. Para madaling maluto, haluin na ang konti sa mang baboy. Yan. Sinsap, nagisa-gisa na ang baboy. Ilagay natin ang bagoong alamang. Kailangan gisahin natin ang bagoong alamang na ipangahalo natin sa ating pinakbet. Marami po yan bagoong, kaya pag naluto po yan ay atin pong babawasan para meron din tayong sausawa na bagoong alamang na may halong taba ng baboy. Maluto na ang alamang ating ginisa, kaya ilalagay na natin ang gulay. Yan po, binawasan na natin ang bagoong, ilalagay na natin ang mga gulay. Sabay-sabay na nating ilalagay ang okra, talong, sitaw at kalabasa. At lalagyan din po natin ng pampalaya na binabad natin sa mainit na tubig na nilagyan natin ng konting asin para medyo mabawasan ang kanyang pait. Yan po. Halo-halo natin ang ating pakbet na gulay na may halong baboy at bagoong alamang. Ito ay masarap na ating pananghalian. Yeah. Subukan din ninyong magluto ng gulay. Huwag naman palaging baboy at manok. Kailangan na tayong maisip na iluto. Kaya ngayon po ay naggulay tayo. Kung malapit ng maluto, ilang minuto na lang at atin na itong hahanguin. At malambot, mahirap din naman po pag na-overcook ang mga gulay. Nawawalan na ng vitamin ang gulay. Kaya dapat po ay medyo malutong-lutong pa ang gulay para po mayroon pang mga protina. Yan po. Luto na ang ating gulay. Inalo-alo lang. Yan po, siguro ay maluluto na. Mukhang titikman pa ata ni Boy Tikim. Tinikman po yung ampalaya kung okay na ba. At walang pait. Ayan, oh. Ayos na. Oh, tinikman pa din ang sitaw kung okay na rin. Yan po si Boy Tikim na mahilig talagang magtitikim na mga niluluto niya. Ayan po. Bago po ang lahat, bago tayo matapos, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindot na rin po ang bell button para po updated tayo palagi sa mga video na ating gagawin.